Hello guys, welcome ulit dito sa aking tutorial, ano? Welcome ulit dito sa aking tutorial. Today, ngayon, tuturuan ko kayo kung paano tayo makaka-access sa ating PLDT home fiber. So, marami rin sa inyo nagtatanong, hindi sila maka-access sa site na to, 192.168.1.1. Kung makikita nyo dyan, mga lodi, hindi kayo maka-access, ano, ganito lang yung lumalabas dyan. Yan. So, hindi kayo maka-access, hindi kayo makapasok. Hindi nyo ma-edit ngayon, or hindi nyo mabago yung Wi-Fi password, password ng inyong PLDT, home Wi-Fi. So, kung makikita nyo, yung Wi-Fi ko nga, papakita ko para sa inyo yung Wi-Fi ko, mga lods, ano. So, ito yung Wi-Fi na gamit ko. Ayan, PLDT. Yan yung gamit kong PLDT, yan. Home fiber. Okay. Yan yung gamit ko nga palang PLDT. Home fiber. Then, ngayon, di tayo maka-access dito sa ating PLDT na to website. So, ganito lang yun, mga lods. Kung ikaw ay naka-cellphone, pwede nyo rin gawin to sa cellphone nyo. At kung kayo naman ay naka-laptop or computer, mabuti na naka-LAN cable kayo, no? Direkta dun sa modem, dito sa computer nyo. Ganito lang yan, mga lods. Para maka-access kayo dun, punta kayo dito sa browser ninyo, then type nyo lang dyan yung, kung meron kayong, di ba, sa Facebook nyo, makikita nyo yung ganyan. Kung makikita nyo tong part na to, HTTPS, tapos to, itong dalawang tuldok, tapos slash, dalawang slash. Remove nyo lang yung inyong Facebook na yan para madali. Tapos, dyan nyo ilagay yung 192.168.1.1. Ayan, kung makikita nyo, ito yung lalabas sa kanya, no? Yan yung lalabas sa kanya. Then, click nyo lang yung advance. Ayan. Nung na-click natin yung advance, may makikita kayong continued to 192.168.1.1 unsafe. Click nyo lang tong unsafe na to. At kung makikita nyo yan, dadali na kayo dyan sa ano na yan, dito sa inyong site na yan. Okay, so make sure nga pala na naka-connect kayo sa, kung kayo yung naka-wifi, make sure na naka-connect kayo sa inyong 5G, kasi dalawa yan, isang 4G at isang 5G. Doon kayo sa 5G kukonek para makapasok kayo dito sa site na to, para mabago nyo yung inyong PLDT password at saka yung SSID nyo, mabago nyo yan. Lalagay nyo lang dyan yung inyong user and log name. Okay, so ngayong narito na kayo, ano, sa inyong dashboard ng inyong PLDT. Kung makikita nyo yan, HG8145V5 PLDT. Yung iba kasi hindi nila alam kung ano yung password na account at password na inilalagay dito. So, tuturo ko na rin kung ano yung account at password na inilalagay dito. So, yung account na inilalagay lang natin dito is admin. Ayan. Then, sa password is 1234. Then, click. Ayan, kung makikita nyo, 1, 2, 3, 4. Then, click nyo lang yung login. At yan, dito na kayo dadalhin. Ito yung lalabas sa kanya. Para hindi kayo mahirapan, mga lods, kuha kayo ng text nyo. So, yung sa old password natin dito is 1, 2, 3, 4, katulad ng login natin kanina. Ayan, kung makikita nyo, 1, 2, 3, 4. Ang sabi dito, the password must contain at least 12 characters. So, ibig sabihin, 12 character daw yung kailangan natin dyan. Then, the password must contain all of the following combination. Digits, uppercase letters, lowercase letters, and special characters. Special characters can be the following. So, ito daw yung mga pwedeng special characters na gamitin natin. The password cannot be any user or username in reverse order. So, hindi daw pwedeng gamitin yung username na gawing password. Ilalagay natin dyan. So, kailangan nating habaan. Ano? So, gagamit tayo ng nitong sticky note. Gagamit tayo nyan. Lagay natin dyan ay ano bang mahaba-haba. Gawa tayo ng capital O.
Onad Vlog TV. Yan. Tapos, lagyan natin siya ng underscore. Lagyan natin na 2020. So, bilangin natin kung ilan siya, no? Kung ilan siya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. So, 15. So, pasok na siya doon sa 12. Kasi at least 12 character. Ibig sabihin, pinakamababa na yung 12 characters. So, meron tayong special characters dito. Yan, nakakasama. Ito na siya. Then, meron din tayo ditong capital letter. Yung O natin, capital letters. Capital letter. Then, meron din tayong number. Yan, yung number na kailangan din dyan. So, ito, ikakopy nyo na lang yan. Copy. Yan. Para mabilis. Then, paste nyo dito sa new password nyo. At dito sa new password din. Lagay nyo din dyan, new password. Okay? Ngayon, na-paste na natin. Pakita ko sa inyo. Yan yung password natin. Ganun din dito. Dito naman sa... Dito sa... Modify the Wi-Fi password. Ilalagay natin dyan ay yung luma nating password. Try natin yung lumang password, ano? Yung lumang password na ilalagay natin. So, PLDT Wi-Fi 33XMH. Yan yung password ng Wi-Fi ko. Yung Wi-Fi na modem ko na hindi ko pa nababago. Ito, itong Wi-Fi na to. Ngayon, kakopy natin yan. Copy. I-highlight nyo, then copy. Paste natin dito, loads, ano. Pero, ang sabi dito, guys, modify the Wi-Fi password. So, ibig sabihin, i-modify daw natin siya. So, ibig sabihin, mali daw to. No, mali daw to. Then, ang nakalagay dito, the Wi-Fi password must be at least 12 characters long and must contain the following: uppercase characters, lowercase characters, and digits. Yan. Tapos 1 to 9, then special characters. So, ibig sabihin, kung ano yung naririto, kung ano yung password na ginawa mo rito, same din na ilalagay mo dito. So, kukopyahin na lang natin. Yan. Kukopyahin na lang natin, mga lods, ano. Copy, then paste na lang din natin. Paste. Yan. Ingatan nyo na huwag makalimutan itong mga password na ilalagay nyo dito kasi importante yan. Pag hindi nakalimutan nyo yan, hindi ma-access yan. Then, same din dito, mga lods, ano? Ayan. Onad Vlog TV. Then, click natin yung update. Check natin. Waiting. Okay. So, dinala ulit tayo dito sa part na to. Lagay natin dyan yung admin. Then, lagay natin tong password na to. Onad Vlog TV 2020. Yan. Paste natin dyan. Makita nyo? Then, click natin yung login. Chadan. So, yan. Nakapasok na tayo sa ating password. Sa ating admin. Check natin yung ating Wi-Fi. Kung connected pa ba tayo? Okay, connected pa tayo. Connected pa tayo, mga lods. Tingnan natin yung ating itong wala natin. Check natin itong wala natin. Kung makikita nyo, guys, itong nasa basic, di ba galing tayo sa WLAN, tapos 2.4G basic network. So, ito yung password natin. Ayan, yan yung password natin, mga lods, ano? Yan, Onad Vlog TV. So, yan yung bagong password natin. So, kung ano yung mga gadget na nakakonect dito sa inyong Wi-Fi, marireset po yan, hindi kayo makakakonect. So, ito na yung gagamitin ninyong password ngayon. Yan. Yung bago ninyong password. Kung makikita nyo, guys, yung SSID nyo, kung ano yung lumalabas na Wi-Fi na pangalan doon sa Wi-Fi nyo, ayan, kung ano yung lumalabas dyan, ito yung lalabas din doon sa inyong mga cellphone, sa inyong mga gadgets. Yan, ito yung lalabas dyan. So, pwede nyong baguhin yan. So, sa akin, siguro, hindi ko na siya babaguhin. Ganyan na lang siya. Okay na yan. Then, yung password na lang talaga yung binago ko. Ayan. Password ko.
So, number, check ko kung ilan device yung pwedeng kumonect dito sa inyong internet, 32 device, ayan. Tapos, dito sa 5G, basic network nyo, ganun din, pwede nyo din baguhin yung pangalan ng internet ninyo. Ayan, pwede nyo baguhin. So, yung pangalan ng internet nyo, yung pangalan, pangalan ng wifi nyo, pwede nyo baguhin. Yan, dito nyo lang i-edit. Then, yung password ninyo, same din naman, ayan, nakalagay. Okay, then, kung pag binago nyo na ito, guys, yung mga nakalagay dito, click nyo lang yung apply, ano, pag na-click nyo na yung apply, so, yun, magre-reboot na yung inyong mga, yung mga na-connect sa gadget ninyo. Check natin kung connected ba tong ano ko. So, yun, di na ako connected. Okay, so, yun lang, guys, no? Sana may natutunan ulit kayo ngayon dito sa aking YouTube tutorial. So, huwag nyo sana kalimutan na i-click yung subscribe button at notification bell para maging updated ka dito sa mga videos tutorial na i-upload ko. So, Onod Vlog TV, thank you.